masyadong kakilala pa. Because this is our one-time worship. Magkikita-kita ang mga nasa 7 a.m., 10 a.m., and 5 p.m. So let's just go around. Batiin natin yung 5 person, hindi pa natin masyadong kilala. Pa natin nai-interact. Let's just go around. Right, welcome home, welcome home. Guys, just go around, huwag mong hayaan na wala kang nakikilalang bago this afternoon. Let's welcome you, may mga VIP stickers. Woo, welcome. As we come into the presence of God, we believe that this is the day that the Lord has made. We have many reasons to rejoice. We have many reasons to praise the name of the Lord. Pwede bang palakpakan natin si Lord this afternoon? As we declare that this is the day of our breakthrough. Come on! Woo! This is the day.
praise you, Lord. We worship you, God. I'm gonna give you what you deserve and more than nothing in reason. Woo!
everything that we got, Lord. We thank you. Can we give God the highest praise? Come on, can we just worship Him with everything that we got? Because He deserves it. Lord, lahat ng pawis, lahat ng nararanasan namin, lahat ng meron kami, Lord, you deserve it all. Pupurihin ka namin sa meron at sa wala. Because you deserve it all. You deserve it all, Lord. We thank you. We thank you, Lord. As we honor your name, patuloy ka namin papupurihan. Patuloy namin itataas ang pangalan mo. Lord, we thank you. We thank you, Lord. As we honor you. Walang hanggan ng katapatan mo sa buhay. Sa awit, itataas ang ating tingin.
Wala nang katulad.
sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala Heavenly Father, we glorify Your name. We worship You, Lord. Wala kang katulad sa buhay namin. Walang papantay sa'yo. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng nararanasan namin na yun ang evidence, na yun ang katunayan na buhay ka, na gumagawa ka ng milagro sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord. We honor You. We worship You, Lord. We welcome You in this place. We welcome You in our hearts. We love You. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, church, give God the highest praise. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Atinigning Pagado, asawa ko si Uy Pagado. Sino dito ang mga magulang? Hindi ko kayo makita. Sintro kami sila. Hindi namin makikita. Yung ilaw nakikita ko. Pwede namin tawagin ang mga bata. Pwede makikita. Lahat ng mga bata pwede dalhin dito sa harap. Para ipag-pray lang natin po. Lahat ng kabataan po dito sa harap. Kung maliit pa yon, samahan ng nanay, kung hindi tatay. Samahan na lang ng magulang. Kasi sila ay mga future trillionaryo. Hindi na milyon, kundi trillionaryo sila. Sila ang future na mayor dito sa Binangonan, Rizal. Sila ang mga doctors, ang doctorate dito sa Binangona. Ang daming bata. Ang bata ay pag-asa ng bayan. Maging mayor yan, yung mga lalaki. Sige. Habang sila, paano, pumapunta, ikaw yan. Sabi sa salita ng Diyos, sa Ephesians chapter 6, verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Idagdag ko pa po yung sa Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 6. Ituro sa mga bata ang daang dapat nilang lakaran at hanggang sa paglaki, di nila ito malilimutan. Para naman ito sa mga anak, mga taga Efeso chapter 6 verse 1-4. Mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang sa Panginoon, pagkat ito ang nararapat. Verse 2. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Verse 3. Ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen and amen. Amen. Tayo po'y tumayo. Ngayon ipag-pray natin ang lahat ng kabataan nandito sa harap. Pwede rin i-extend nyo ang inyong mga kamay. Isipin nyo na nandito ang mga kabataan ay inyong pamangkin, anak, apo. Mag-release tayo ng blessing para sa mga bata. Panginoon, salamat po sa hapon na to, Lord. Nilalapit namin itong mga magulang, Panginoon, kung nandito man sila ang wala, Lord, inataas namin sila sa inyo. At Lord, bigyan mo lagi sila ng katapatan ng puso, Lord. At yung wisdom, Lord. At Lord, naniniwala ako, maging modelo sila sa kanyang pamilya, mga katatayan, kananayan, Lord. Lagi mo silang sa paggabayan at patnubayan, Lord, yung revelation lagi sa kanila, Panginoon, upang magawa nila yung tungkulin nila sa mga anak nila. Lord, naniniwala kami. Kayo po lamang ang makapagbigay ng mga kapayapaan sa pamilya. Lord, salamat po.
Panginoon, nilalapit din namin po ang lahat ng kabataan nandito sa harap. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin. Invite namin ang banal mo na Espiritu. Lord, alam namin na lahat ng kabataan ito, Panginoon, ay future trillionaire. Lord, naniwala kami na lahat po, Panginoon, sila ay tagumpay sa pag-aaral at makahanap sila ng trabaho na matatag na kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila. Salamat po sa buhay nila. Bigyan mo sila po, Panginoon, ng wisdom, knowledge, understanding. Tulungan niyo po, Ama, na magiging takot sila sa iyo po, Ama, at igalang nila ang kanilang mga magulang. Lord, salamat po sa buhay mga kabataan. Blessing upon blessing, protection upon protection. Lord, huwag mong hayaan sila na magkasakit, kundi bigyan mo sila ng kalakasan, kagalingan na galing po sa inyo po, Ama. Lord, salamat po sa mga kabataan dito na alam namin sila po ang pag-asa ng bayan. Kayo po, Panginoon, ang pagpurihan namin, pasalamatan, in Jesus' name, amen and amen. Sige po. Pwede na kayo bumalik sa... Joseph Bulan, anak ni Gloria Bulan, taga Makati po. So, tumatuwa po ako kasi sobrang isarap po pala. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Joseph Bulan, anak ni Gloria Bulan, taga Makati po. So, tumatuwa po ako. Kasi sobrang sarap po pala na kasama mo yung magulang mo sa encounter ng buhay mo. Encounter kay Lord. No? Dati, aminado ko, marami akong kasalanan. Sobra. Pero dahil dito sa live class, encounter na to kay Lord, nabago yung buhay ko. Yung kasalanan, andyan yan eh. Pero isa lang talaga yung pinakamatindi yung kasalanan. Yun yung pagsasama namin dalawa ng hindi pa kasal. So, gusto ko lang samantalahin yung pagkakataon na to na sabi nga eh, bawal eh. Kaya ngayon, gusto ko, ngayon mismo, saksi kayong lahat na mawala na yung kasalanan na yun. Gusto ko matapos na yung 5 years tayong namuhay sa kasalanan. Ngayon na nandito na ako kay Lord, salamat. Salamat kasi dinala mo ako rito. Pinakilala mo sa akin si Lord. Pinakilala mo sa aming pamilya si Lord. Gusto kong magpasalamat sa iyo. And yung gusto ko ngayong araw na to matapos na yung kasalanan na yon. Mahal na mahal kita. At gusto ko kasama kita habang buhay. Kasama kita sa pag-win ng souls para sa Panginoon. Sabi ko, I love you. Karen Braganza, will you marry me? Opo. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Opo. Maraming salamat po. Ngayon, yung kasalanan na yun, tapos na.
magpapatuloy na kami sa piling ni Lord. Wala na sa kasalanan. Yan lang po, maraming salamat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas, akin pong ipinapayag sa lahat na si Joseph at si Karen ay mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata ng tinanggap ang kaskas mula sa Diyos, mula sa batas ng Republika ng Pilipinas at sa inyong mga magulang at sa simbahang inyong pinabibilangan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magsama kayong may kapayapaan at may kagalakan. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend, I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting my dream come true. You're the light in the dark, unsaid world of mine. I'd be lost if not for you. And I love you more and more and more each day. Joseph and Karen, gusto kong maintindihan ng mabuti na pribileyo ang pag-aasawa. Amen. Pribileyo ito. Pero merong napakalaking responsibilidad. At merong ding specific na function, no, bilang mag-asawa. Asawang lalaki, asawang babae. Tandaan nyo, hindi lahat ng relasyon ay maganda. Kaya gumaganda ang relasyon kasi kasama natin ang Panginoon. Amen. Because God is good. Hindi lahat na nagmamahalan humahantong sa kasalan. At hindi porke nagpakasal, garantiyan na yan ang pamatagalan. So depende yan sa inyong pagsunod sa Panginoon. Because our God is a God of love. Ang pag-ibig kasi ay hindi emosyon. Ang pag-ibig ay desisyon. Gusto kong maintindihan yung mabuti na maraming mga tao umibig, mali ang kanilang definisyon ng pag-ibig. Akala nila pag-ibig emosyon. Kaya narinig nyo na to, maghiwalay na tayo, wala na nararamdaman sa iyo. So it is not emotion, it is not feelings, but it is a decision. No, love is all about decision. Kaya kailangan sa gagawin natin ito, humihingi tayo ng blessing ni Lord. At ito ay hindi nyo lang ginusto, ito ay gusto ng Diyos, sumunod kayo. Yung po yung gusto kong maintindihan ninyo. At Joseph and Karen, habang buhay, kayo ay magsasama. Kahit na nanghihina na, magsasama pa rin kayo. Love is all about commitment. No, decision ninyo na magiging committed kayo sa isa't isa. Ito yung relationship na walang proxy. Ikaw lang talaga ang pwedeng maging asawang lalaki kay Karen.
Karen, ikaw lang talaga ang pwede maging asawang babae para kay Joseph. There's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Yun. Yan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon at gabi na pala. Ako po pala si Joseph Bulan at siya naman ang aking misis. Kaya misis! Yes, Karen finally. Karen Regalza Bulan. Oh, Bulan na, Bulan. Yan, before, ano po, dati, namuhay talaga kami sa, nakakasilaw nga, na, dati, five years kaming namuhay sa kasalanan. And nung simula nung pumasok ako sa Raining Light, nag-encounter, sabi sa akin ni Lord, mahal mo ba talaga? Kinonvict ako ni Lord. And sinabi niya sa akin, ano, pakasalan mo kung talagang mahal mo. No? Nung time na yon, sabi ko, Lord, wala akong pera eh. Wala akong budget, limited time. Sabi ko, Lord, kakayanin ko kaya. Pero sabi ni Lord, magtiwala ka lang. And naniwala lang ako. And eto na, nangyari na, naging, talagang sa paniniwala namin kay Lord, nagkaroon ng katuparan yung talagang hinihiling namin. Maraming salamat. Kay Pastora, maraming salamat. At sa buong Raining Light family, na talagang sumuporta at tumulong sa amin mag-asawa. Lalo na, maraming salamat din po kay sa MC Kat. Maraming salamat din sa venue, din sa ano. Thank you. Maraming salamat din po sa magulang ko. At sa lahat ng mga ninong at ninang. Yan. Ikaw, sasabihin ka. Sa akin po, ano, nung before na nagsasama kami talaga, wala akong ibang nilapitan, kundi si Lord lang talaga. Kasi, magkalayo ang agwat namin talaga. Iniisip ko noon na hanggang ganito lang siguro. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Yung faith ko kay Lord talagang 100%. Kahit mali man yung ginagawa namin, lumalapit pa rin ako sa Kanya. Tapos, nung time na yun na nag-encounter, nadala ko siya. Kasi 5 years ko siyang dinasal. Pero dumating sa punto na sumuko na ako kasi nga, alam kong mali. Mali yung pagsasama namin. Yung blessing namin talagang nawala, as in cut off. Talagang nahirapan ako. Tapos nung sabi ko kay Lord, Lord, ikaw nang bahala. Ayoko na. Iba naman ang ginawa ni Lord. Nadala ko siya. Nag-encounter kami buong pamilya niya. Hanggang nung time na yung encounter na yun, wala akong alam na magpo-propose talaga siya. Pagkatapos nung nag-propose siya, sinabihan ko pa siya, bakit ka nag-propose? Wala tayong budget, sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, tiwala lang kay Lord. Hanggang napag-usapan namin na ituloy talaga. Walang-wala kami, limited budget, wala sa lahat ng gamit. Pero yung tiwala namin kay Lord, hindi nawala. Kasi gusto namin na makat yung kasalanan na dinadanas namin. Kasi alam namin na oo nga, nandito kami, linggo-linggo, nag-church kami, pero meron pa rin kaming kasalanan. Parang hindi maganda. Useless yung pinupunta namin kada linggo. Ba't ba layo mo? Ay, oo nga. Yan. Layo mo eh. Tapos nung nangyari na nakapag, ano na kami ng araw, ang daming araw na pinlano namin. Pero hinayaan namin si Lord kung, Lord, ano ba talaga ang araw? Hanggang humantong kami sa 4. Ibig sabihin, nung encounter namin, 1 month lang talaga. Hanggang okay. Natapos kahapon, yung 1 month na yun. Mm. Talagang walang-wala kami, pero sa loob ng 1 month, pinivide ni Lord yung lahat ng pangangailangan namin. Sobra-sobra pa. Kaya sa amin dalawa ngayon, finally, magkasama na kami na legal. Kaya ang encouragement ko sa lahat ng mga kasama ko, mga kapatid ko nandito, mahirap mamuhay sa kasalanan talaga.
lalo na sa bilang mag-asawa na magkasama. Kailangan talaga i-center natin si Lord. Tapusin natin yung hindi magandang ginagawa natin. Kasi walang ibang may-ari ng buhay natin. Di ba sabi, enjoy your life. Paano mo ma-enjoy yung life kung meron kang kasalanan? Ang hirap gumalaw pagka merong boundaries talaga. Kaya yun lang po yung encouragement ko sa lahat ng mga nakakarinig ng kwento namin. Kasi ang hirap ng kwento namin pero hindi kami pinabayaan ni Lord. Bagkos pinag-isa talaga niya kami. At maraming salamat sa lahat ng mga tumulong sa amin. Lalo na sa MC Kat, kina Rovel na walang tulog. Nabuo lahat ang aming, ano, ang aming simpleng kasal na naging bongga sa paningin namin talaga. Maraming salamat kay Pastor, kay Pastora, na nandyan na hindi kami pinabayaan. Ang sarap na may pamilya na tulad na ganito. Yun thank lang you so po. Much talaga. Thank you salamat so much. Po. Raining Light Family, maraming salamat. Talagang hindi kami nagkamali, hindi talagang dinala kami ni Lord dito sa family na to, kung saan talagang susuportahan ka sa bawat desisyon mo sa buhay, talagang itatama ka nila. Amen. Talagang dadalhin ka nila sa tamang landas. Talagang sobrang salamat ako sa Raining Light Family. Maraming salamat po. Thanks God. Thank you po. The man who's passionate and intentional about making a difference and who has an eagerness to expand God's kingdom. Let's all welcome Senior Pastor of Raining Light International, Pastor Lito Peren. Check. Yun! Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Masarap lang na makita kapag yung mga tao na sumusunod sa Panginoon ay nagiging maayos. No, yun po yung talagang ating hangarin sa buhay na makatulong. But do not condemn yourself. Sa mga nakaka-experience po ng struggle sa buhay, nandun sa sitwasyon na mahirap ang sitwasyon sa buhay, ang aking panalangin ay mangyari kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa mundong ginagalawan po natin, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kalikuan at mababa ang moralidad, pero hindi imposible ang sumunod sa Panginoon. So kaya gusto ko na magpasalamat sa mga leaders or sa mga servant ng Raining Light, yung mga volunteer, pwede bang palakpakan natin yung mga servant leader na they are not selfish, no? Hindi ho sila makasarili para hindi nila ibigay yung kanilang paglilingkod para sa Panginoon. Pwede yung palakpak naman na nagmumula sa puso natin, no? Siyempre, sa lahat ng mga volunteers, no? Palakpakan natin yung nasa technical team, palakpakan natin, nasa dance team, nasa ushering team. Oh, at siyempre, i-welcome din natin yung mga first-timer natin ngayon. No? So sa lahat po ng mga first-timers na naandito ngayon, welcome po kayo sa mga gagawin po ng Panginoon. Manatili po tayo na nakikinig sa presensya ng Diyos. Kaya po, merong Raining Light dahilan po sa inyo. So ang puso po natin ay tumitibok. At ang pagtibok ng puso ay nagsisignify na meron tayong buhay. No? Pakisabi sa katabi, ang puso ay tumitibok kasi meron tayong buhay. So pag tumigil po ang tibok ng puso, mamamatay tayo. So yan po yung realidad, no? Pag tumigil ang tibok ng puso, mamamatay tayo. Pero habang buhay tayo na tumitibok ang puso natin, alam niyo po ba ang pinakamalaking tanong, kanino tumitibok ang puso mo? No, pwede bang pakitanong mo yung katabi mo, kanino tumitibok ang puso mo? Yan. So maganda pong pag-usapan natin ang mga bagay na ito. At
Parang kung kani-kanino tumitibok yan, ha? So, pwede po bang tumayo tayo sa presensya ng Panginoon? And gusto kong tawagin si Pastora Tess. Gusto kong i-share sa inyo ngayon ay be a lover of God. No, ang puso natin ay tumitibok, kaya tayo may buhay. Kaya tayo may buhay, kaya ang puso natin ay tumitibok para lang sa pagmamahal sa Diyos. Yun po yung gusto natin na ma-develop na ang pagmamahal habang tayo ay nabubuhay, maraming attachment yung puso natin. Maaring mahal natin yung mga bagay, maaring mahal natin ang tao, maaring mahal natin ang hayop, maaring mahal natin ang trabaho, maaring mahal natin ang pera. So yung puso natin, maaring merong kanya-kanyang itinitibok, pero ngayon, ang panalangin natin, ang puso natin dapat tumitibok sa Panginoon. At huwag tayong masumpungan ng Panginoon na hindi natin siya hinahanap. At huwag tayong masumpungan ng Panginoon na taksil tayo sa Kanya. No, na pakisabi sa katabi, mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. No, mahal na mahal ka ni Lord. Thank you so much. And ang maganda ngayon, mga kasama, itang isang opportunity na bilang isang pamilya ay magkaroon tayo ng desisyon na maging mapagmahal tayo sa Panginoon. Be a lover of God. So, hindi ka mapagmahal sa sarili mo, hindi ka mapagmahal sa mga bagay sa mundong ito, hindi ka mapagmahal sa pera, mapagmahal ka sa Panginoon. Amen. So that is our prayer. No, that is our prayer. And let God speak to us this afternoon. No, pwede ba na si Pastora, baka meron kong gusto sabihin sa kanila patungkol sa pag-ibig? Gusto ko lang pong magpasalamat. Kasi nung last Sunday, after ho ng worship, ay in-appreciate po kami, surprise appreciation po sa admin bilang mga pastor po ninyo. At gusto kong i-grab ang opportunity na ito na sa lahat po na naging part, kung kayo man po ay nakausap na inyong leader, salamat po sa inyo at aniniwala po ako na yung inyong iniambag na yon ay galing sa inyong puso at tunay ho na na-appreciate po namin yon. Sabi ko nga, ang sarap magpastor kapag na-appreciate yung mga simple na ginagawa po natin. Yung simple na gusto ko rin na ma-appreciate din po natin yung mga servant leader na nag-mobilize po para ho maging possible po yung appreciation po sa amin. Naturally, naramdaman ko na that we are family. Kaya sabi mo sa katabi mo, we are family. Huwag mo isipin na wala kang part dito. Ay, ako ay hindi servant leader, ako ay 144, 1728 ako. Hindi ho, wala hong level. Lahat ho tayo, pwede ho kayong kumunik sa amin, pwede nyo ho kaming kausapin, pwede ho kayong mag-chat sa amin. At sa abot ng hindi namin makakaya, siyempre si Lord na ho ang bahala doon. At sabi nga ni Pastor, ang pag-usapan po natin ngayon ay be lover of God. Kapag mahal mo si God, sigurado mahal mo ang kapwa mo. Yun lang ang manifestation na mahal mo si Lord, mahal na mahal mo ang God kapag mahal mo yung katabi mo. At yung katabi mo, hindi yan perfect. Pero ang maganda, kahit siya merong mga imperfection, mahal mo pa rin siya. Kasi una tayong minahal ni Lord. Amen. Kaya po, ang sarap lang ano, na kapag ka ang foundation ng bawat relasyon ay ang pagmamahal, wala hong hindi kayang pag-usapan. Wala hong hindi kayang maayos na relasyon kapag tayo po ay, ang foundation ng ating relasyon ay ang pagmamahal. Kaya po, ang sikreto lang para ho tayo ay magstay, makita natin na kaya natin ginagawa ang mga bagay kasi mahal natin si Lord at mahal natin ating kapwa. Bago tayo umupo, let us honor the word of the Lord and let us honor the presence of the Lord. Let us all read the book of Jeremiah chapter 29 verses 12 and 13. Ganito po yung sinasabi, "Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you." Verse 13,
You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So pagpalain ng Lord ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Manalangin tayo. Paungunahan tayo ni Pastor Ates. Sige po, tayo po ay manalangin. Pwede ba yung hawakan mo yung heart mo? Sana po ang itinitibok ng puso natin lahat ay ang Panginoon. At mahal natin ang Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Salamat, Lord, sa privilege na kami, Panginoon, ay may lakas, may buhay, may pamilya, may ka-cell group, may hininga, Panginoon. Pinagpapasalamat po namin, Panginoon, na nawa po, Lord, patuloy ka naming mahalin at mahalin din namin ang aming kapwa upang, Lord, mag-manifest sa amin ang iyong pagmamahal. Salamat po, Lord, at nawa ihanda mo yung mind namin, yung heart namin to receive your word, O God, upang, Lord, mas lalo ka pa naming mahalin ng mahalin at upang marami pang mga tao ang makakita ng manifestation ng pagmamahal namin sa iyo. At kami, Panginoon, ay makatulong pa sa maraming mga taong wala pa sa iyo. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Pwede na po tayo maupo, mga kapatid. Salamat po. Bigyan natin ng the best clap si Lord because He is the best God. He is amazing God. He is a miracle working God. He is the God of impossibility. No, siya po yung Diyos na mga bagay na imposible nangyayari. So, gusto ko lang pong bigyan kayo ng konting background. Ang nagsasalita po dito, walang iba kundi ang Panginoon. This is His very personal statement para po sa bansang Israel. At ang bansang Israel, siya po ang God's children sa Old Testament. And that time, because of wicked leader, wicked king, yung bansang Israel ay na-captured from Jerusalem to Babylon. So ang gusto ng Panginoon, itong mga Israelite people na ito, muli niyang makasama. No, muli niyang makasama. That is the very heart of God for His children. God wants His children to be with Him. So that's why itong mga statement na ito in Jeremiah chapter 29 verse 11, binanggit ito ni Lord through prophet Jeremiah. So kaya mahalaga sa Panginoon ang relasyon. Ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay hiwalay sa kanya. So yun po yung bagay na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin na ang Diyos ay Diyos na mapagmahal at siya po ay persona, ang gusto niya ay relasyon. God wants our heart. Gusto ng Panginoon na ang puso natin tumitibok lang para sa Kanya. And God's desire is our love for Him. So, yun po yung gustong-gusto ng Panginoon. Ang puso mo, gusto ng Panginoon, at ang dinanasa ng Panginoon, ang pag-ibig mo sa Kanya. So kaya, yung mga statement na ito, it is a statement of relationship. Not power, not authority, but this is a statement of relationship. God wants your heart. Ang gusto ng Panginoon, ang puso ng bawat isa sa atin. So God created and called us for a relationship. So tayo po ay nilalang ng Panginoon upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Grabe ang Panginoon, mapagmahal siya. Sabi mo sa katabi mo, mapagmahal ang Panginoon. So, alam niyo po ba sa Book of Genesis, kapag binasa niyo po yung Book of Genesis, Genesis chapter 1, ang lahat ng bagay doon, ginawa ng Diyos suitable for men. Because God can live without men. Without humanity, mabubuhay ang Diyos kahit wala ang tao. But in the book of Genesis, God created human being to be with Him, to have a relationship with Him. Kaya po kapag babasahin mo ang creation ni Lord, ang sabi ni Lord, it was good. It was good. It was good. It was good. The main reason why God created the world, it is for humanity. Ang concern ni Lord ay ang buong sangkatauhan. Sabihin mo sa katabi mo, concerned ka ni Lord. May malasakit si Lord sa'yo. So, lahat ng bagay suitable for men to live a joyful life. To live a happy life. Yan ang gusto ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo,
God is good. So yan po yung God is good. Pakisabi, God is good. So that's why God's goodness is upon us. Ang intensyon po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay yung ikabubuti natin. Kaya lang, dahilan doon sa katigasan ng ulo ng tao, ang tao nahiwalay sa Diyos. So that's why, yung pong sinabi niya, tinawag niya uli tayo pabalik sa Kanya sa pamamagitan po ni Jesucristo. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo, muli niya tayong tinawag for a relationship. So that's why napakalaga sa buhay natin na marunong tayong makipagrelasyon sa Diyos. Maraming mga tao ang passion, damit. Maraming mga tao ang passion, trabaho, karir. Lahat na lang kayang magsakripisyo para lang sa kanilang passion. Pero gusto kong maintindihan ninyo that we need to have a passion for God. Na kaya nating gawin ang lahat ng bagay para kay Lord. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, kayang gawin lahat para kay Lord. Sino dito naniniwala ka kayang gawin lahat para kay Lord? So because we are created and we are called by God. No, from Genesis, we are created and then in our time, we are called. So yun po yung gusto ng Panginoon sa atin and this is for relationship. There's nothing on earth can substitute God in our heart. So ulitin ko uli itong mga bagay na ito. There's nothing on earth that can substitute God in our hearts. Alam niyo po ba ang mundong ito, kapag ka po may mga bagay na hinahanap ka at hindi yun ang Diyos, kundi yung mga bagay sa mundong ito, yan po ay walang satisfaction. Walang joy, walang happiness. Because your heart, your whole being, you are created for God. Pansinin niyong mabuti sa mga bagay na cellphone, sa bagay na sasakyan, sa bagay na bahay. Pansinin niyo pong mabuti. Kapag ka po yung gustong-gusto mong cellphone, nabili mo na. Masayang-masaya ka unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, pang-limang araw, pang-anim na araw, pang-pitong araw ang saya mo, bagong cellphone mo. Pero ang pinakamahirap sa lahat, yung sayang yung lilipas. Tapos nakikita mo yung cellphone mo, eto ngayon, kabibili mo lang ng high-end, may high-end na naman. Come on, somebody. So ang gusto mo ngayon, makabili ka ngayon, eto ngayon, luma na. Ang gusto mo ngayon, makabili na nito. So nawawala yung satisfaction, nawawala yung joy, kasi yung heart mo ang tinitibok na yung mga bagay sa mundong ito. Like for example, sa sasakyan. Ako po, pag bago ang sasakyan ko, lagi kong nililinis yan. Pero dumadating yung time, sumasawa ka rin, nakakapagod. Come on! So lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, sa mundong ito, kapag tinitimok gusto ng puso mo, yan po ay merong limitasyon. Like for example, sa bahay. Kapag ka ikaw ay nangungupahan, gusto mong makabili ng bahay. Kapag may bahay ka na, nakita mo yung bahay mo, pari-repair na naman to. Papipintura mo to, paayos mo to, furniture. Ang daming mga bagay sa buhay natin na talagang kapag hinabol mo ang mundong ito, walang satisfaction. Come on, somebody. Sino dito may naiintindihan ka? At ito yung mga estudyante, makapagtapos lang talaga ako, talaga magiging masayang-masaya na ako. Hindi po totoo, ilang araw ka lang masaya. Pagka-graduate mo, antindi ng pressure. Pagka-graduate, sabihin, magkakatrabaho ko, magkakanegosyo ko. Hindi naman agad mangyayari yun. Come on! And sometimes, we are too much focused on this world, but yet we are separated from God. We are created for good. Hello? Kaya nga may sinasabi dito ang Panginoon sa bawat isa sa atin sa verse na ito. Kaya dapat ito ang maging malinaw sa bawat isa sa atin. Kaya nawa, meron pong impact sa atin ang word na ito ng Panginoon. Ang tibok ng puso natin, walang iba kundi si Lord.
It is not the things of the world. So, hindi ho yung lalaking yan, hindi ho yung babaeng yan. Maniwala kayo, yung crush na crush mo, pag naging kayo na, magkakaasaran kayo. Lalo pag naging mag-asawa na kayo. Hello? Sino dito yung na-excite ka sa mga bagay na naririnig mo ngayon? May mga bagay na hinahabol ka sa buhay, may pinapangarap ka, ngayong nagkatrabaho na yung estudyante, nung gumraduate na siya, nagkatrabaho siya, alam nyo, hahanga rin yan, tumasa sweldo. Tama? Tapos, hindi lang tumaas ang sweldo, yung sumarap ang buhay, guminhawa ang buhay. At ang mga ganito ang dialogue, dapat meron akong me time. Hindi naman puro trabaho lang ako, dapat nag-i-enjoy din ako ng life. So yan po yung mga realidad natin sa buhay, nararanasan natin na sometimes yung heart natin, hindi na po connected kay Lord, but in fact separated. But God is calling you. God is calling you right now. So ang sabi ng Panginoon, sa bawat isa sa atin, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Ang sabi niya, tumawag ka sa akin. Sabi niya, tawagan mo naman ako. Di ba yun yung mga ano, taong in love? Naranasan mo na yon? Yung nagpaalam ka, tapos pagpapaalam mo, kagaya ko, pagpapaalam ko, laba, alis na ako. Tapos pag nakarating na ako sa lugar na pinuntahan ko, tapos hindi ako nagre-report sa kanya, hindi ako nag-chat, hindi ako tumatawag. Alam nyo, sabi niya, busy yan. Busy yan. So, sometimes nakakalimutan ko, I'm not perfect. No, I'm not perfect. Sometimes pagdating ko doon, meeting ka agad, kausap agad ang mga tao. Pero, kapag nagmamahal pala, naghihintay ng tawag. Come on! Sino dito yung makakaalala ka lang sa Diyos pag may kailangan ka na? Makakaalala ka lang sa Diyos kapag may sakit ka na? Pero kapag hindi na pag maganda ang buhay natin, ayos lahat, tandaan natin mabuti ang sabi ng Panginoon, then you call on me and come and pray and God said, I will listen to you. Our God is a sweet God. Our God is a loving God. Sabihin mo sa katabi mo, ang sweet ni Lord. Sino dito yung ano, excited ka na mahalin ng Diyos? Kasi napaka-sweet niya. Imagine mo, sabi niya, pakikinggan kita. Naranasan mo nagsasalita ka, tapos ayaw pakinggan ang kausap mo. Naranasan mo na yung salita ka na salita, tapos ayaw pakinggan ang kausap mo. So, pero ang paganda ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ngayon, na kahit anong oras, tumawag ka lang sa Panginoon, manalangin ka lang sa Panginoon, makikinig siya. Makikinig siya. And sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, ang panghanap sa Panginoon, hindi bibig. Ang panghanap sa Panginoon, puso. Naranasan nyo na ang dialogue na ganito? Parang wala naman si Lord. Hindi ko maramdaman. Hindi ko maranasan. And sabi ni Lord, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So ang gusto ng Panginoon, buong puso mo na mapasa kanya. So God wants us to be with His presence. Gustong-gusto ng Panginoon at ikaw ay kanyang makasama. So sino dito yung excited ka ngayon na alam mo kasama mo si Lord? Sino dito yung excited ka na ngayon alam mo kasama mo ang mga anak ni Lord? So yung po yung masarap na nakikita natin. Bakit? Alam natin si Lord may ginagawa sa ating mga kapatid. Kaya nga po ko, yung si Karen at saka yung kanyang asawa, nung magsalita sila dito, imagine mo, ang Diyos ang katuparan ng kanilang pangarap.
Hindi masamang mangarap. At hindi mo rin kinakailangan maging perpekto. Malayo man tayo sa Diyos, pero ang Diyos palagi kang tinatawag na bumalik sa Kanya. So that's the reality. You don't need to be perfect. You need to be, to assume that you are okay. So that we need to understand na maintindihan natin mabuti na mahirap pala na mawalay sa Panginoon. Yan po yung napakagandang realidad na dapat maintindihan natin dito. So God talked to His people when they are in captivity. Imagine mo, nagsasalita ang Panginoon, sinasabi ng Panginoon sa bansang Israel, na sabi niya, gusto ko kayong makasama. Kahit na hindi kayo, hindi ninyo ako sinunod, pero gusto ko rin kayong makasama. Yan po yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So those people who are separated from God, is loved by God. Sabihin mo sa katabi mo, kahit malayo ka sa Diyos, mahal ka ng Diyos. So sa bawat isa sa atin ngayon, binibigyan tayo ng opportunity to go back to God. So it is good. It is not good for man without God. Hindi mabuti sa tao ang wala ang Diyos. So temporary lang po ang lahat ng bagay na mararanasan mong kasiyahan pag wala ang Diyos. So kahit na ikaw ay magkaroon ng pinakamagandang gadget, pinakamagandang sasakyan, pinakamagandang bahay, pinakamagandang trabaho, pinakamalaking sweldo, nabibili mo lahat ang gusto mo, napupuntahan mo lahat mong gusto mong puntahan, pero kung wala kang Diyos, it is not good for you. It is not good for man without God. Kahit na marami kang benefits sa life mo, marami kang mga bagay na sa tingin ng achievements natin, pero pag wala si Lord, lahat yun sayang. No, kaya pakisabi sa katabi, buti na lang. Mahal ako ni Lord. So, lahat ng bagay, ia-align kay Lord, aayusin ni Lord, isurrender lang natin kay Lord ang lahat ng bagay. Alam niyo po ba si Karen, ewan ko kung naikwento ko na to sa inyo, after nung encounter ni Karen, kasi 5 years na nga sila na pinagpe-pray ni Karen, ang decision ni Karen, Lord, tapos na to. Tapos na ako. Mas mahal kita kesa kapartner ko. Willing na ako, Lord, na hiwalayan siya. So that is her prayer. At ang maganda lang, si Lord nakikinig ng prayer. Basta inuna mo si Lord, ibibigay ni Lord kung ano yung nasa ng puso mo. So kaya mga kasama, yung mukhang masaya na hindi kasama ang Diyos, hindi masaya yon. They are just deceived. Kahit pa ang picture nila parang ang sasaya, pero hindi kasama si Lord, aniwala kayo, malungkot yun. Sa mga gathering na ganito, may guilty feelings. Because you are separated from God, spiritually speaking. But I tell you today, even though you are separated from God, God loves you. He wants you to be in His presence. So kaya, yun yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Only in His presence, we need to stay in His presence. Sabi mo sa katabi yung, stay in His presence. So doon ka lang mag-i-stay. Basta wala ang presensya ng Diyos, huwag kang pupunta dyan. Huwag kang mag-i-stay dyan. Hindi ka taga dyan. Sabi mo sa katabi mo, huwag dyan. Huwag dyan. No, wag dyan. Doon sa presence ni Lord, doon tayo. Because in the presence of God, number one, there is instruction. That's number one thing that we need to understand. There is instruction. Binibigyan ka ng Panginoon ng mga instruction. It is the principle to live by. Yung kung paano ka mabubuhay as if we are alien of this world. Sabihin mo sa katabi mo, alien tayo sa mundong ito. Sapagkat hindi tayo taga rito sa sanlibutan, taga langit na bayan tayo. So yun po yun. So this is how to live here on earth as a temporary citizen. So kailangan sa buhay natin, hindi ka taga rito. Mahalin mo ang Diyos, yun ang permanente. Lahat ng bagay sa mundo, temporary yan. Pero si Lord, permanente. At ang maganda kapag meron kang Lord,
mai-enjoy mo ang lahat ng bagay na temporary without guilty feelings. Ulitin ko ulit, you can enjoy God in His promises and privileges without guilty feelings. So God's instruction is all about His precepts. Sabi mo nga po sa katabi nyo, precepts. So when we talk about precepts, ang precepts po, it is a rule. No? Yan po yung rule na dapat maintindihan natin na ang Diyos mismo yung nagtakda nito para maunawaan ng bawat isa sa atin. So precepts is all about general rule intended to regulate behavior and thoughts. So precept means a general rule intended to regulate behavior or thoughts. So that is precepts. So it is God's instruction para yung pag-uugali natin, pag-iisip natin, gusto ni Lord. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, precept. Instruction ni Lord. Sino dito excited ka sa presence ni Lord? No, talagang bibigyan ka ng salita ng Diyos ng guidance. Alam niyo ba, tinuturo sa akin ng Panginoon, mahalin ang asawa. Kasi walang pinakamagandang babae sa balat ng lupa kundi ang asawa ko. Parang, sa mga asawang lalaki, ano tinuturo sa inyo ni Lord? So the Word of God teaches us how to love our wives. Hello? And then sa mga young people na nandito ngayon, sa mga wife na nandito ngayon, ang sabi ng Lord sa atin, sa mga wife, submit to your husband. Sa mga young people ngayon, you need to prepare yourself. Because time will come na ikaw ay magbubuo ng pamilya. So this is God's instruction. It is a general rule intended to regulate behavior or thoughts. Kaya huwag kung ano-anong iniisip. Huwag kung ano-anong ugali. Dapat ugali lang na gusto ni Lord. Hindi porke tanggap na ng mundong ito magiging ganun ka. Hello? Hindi badoy ang sumunod kay Lord. Ang sarap sumunod kay Lord. Walang guilty feelings. Walang shame. Walang fear. Puro confidence. Love ni Lord. So kaya yun po yung bagay na gusto kong maintindihan ninyo. In God's presence, there is what? There is instruction. Sino dito, mahal mo ang instruction? So, yan po yung bagay na dapat maunawaan natin, no? That's why God wants us to be with Him because God wants to give us an instruction. And also, second thing, God wants us to be with Him in His presence because in His presence, there is direction. Second thing, direction. Pakisabi sa katabi, there is direction. Ang hirap sa buhay na walang direksyon. Ang hirap sa buhay na walang pupuntahan. Hinga ka lang ng hinga, kain ka lang ng kain, ligo ka lang ng ligo, buhay ka lang, pero issue cycle sa life. Sabihin mo sa katabi mo, buhay, pero hindi alam bakit nabubuhay. So yun po ang pinakamahirap, mga kasama. So our life here on earth is a journey with a lot of choices and decisions that we are going to make. So ang ating buhay po ay paglalakbay. Sa bawat paglalakbay po natin, napakarami po nating pagdidesisyonan. Pakisabi sa katabi, pagdidesisyonan. Sino dito nakaranas ka ng pumalpak sa buhay mo? Pakitaas ang kamay, pumalpak sa buhay. Yung talagang palpak na palpak. Yun. Salamat ng marami, salamat. Sino naman dito yung natuto ka sa kapalpakan mo? Na hindi mo na uulitin yung kailanman. So ito po yung binibigay sa atin ng Panginoon na direction. You don't need to be perfect, but you need to learn from your mistakes. And learn from the mistakes of others also. So because God has given us direction, because we have a destiny, we have a destination. Sabi mo sa katabi mo, may pupuntahan ka.
Sino excited kaya na gusto mo makarating sa pupuntahan mo? Ito po yung pinakamahirap sa lahat. Yung marami kang narating pero wala kang napuntahan. Kasi ang buhay mo paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. So yun po yung gusto natin. Kung bakit merong direksyon na binibigay sa atin ng Panginoon, kasi paglalakbay ang buhay natin sa mundong ito. So our destination is to trust God. No, sabi mo sa katabi mo, our destination is to trust God. Mas mapapabilis tayo sa pupuntahan natin sa mga bagay kung hindi ka magpo-focus, kung hindi ka madidistract sa mga bagay na temporal. Ang focus natin, eternal. Pakisabi sa katabi, ang focus natin, eternal. So, importante sa buhay natin yung mga bagay na yon. Yun ang hugot natin, yun yung isipan natin, yun ang damdamin natin because we love the Lord. I am a lover of God. So that's why my life has a direction. Sino excited ng buhay mo may direksyon? Alam niyo po ba, ang buhay na may direksyon, madali mong pupuntahan ang mga bagay na gusto mong marating. Hindi ka na po paulit-ulit, hindi ka na paikot-ikot, hindi ka na pabalik-balik, tuloy, tuloy, tuloy. Sino dito excited sa magandang direksyon ng Diyos sa buhay mo? So, huwag niyong pabayaan na ma-delay ang mga promises ni Lord sa inyong life. In God, there is an acceleration. So, sa lahat ng bagay na ito, mga kasama, in the presence of God, there is direction. No, tingnan mo yung katabi mo, mukhang may pupuntahan yan. No, sabi mo sa kanya ulit, sabi mo, may mararating ka. No, sino dito excited ka, may mararating ka. No, huwag po tayo doon sa issue cycle ng buhay. Huwag po yung ganito, yung maaayos, tapos magugulo na naman. Mali po yung ganon. Kapag nasa Panginoon, hindi na nagugulo. Sa Panginoon, papaayos ng papaayos ng papaayos ng papaayos ng papaayos ng papaayos. Yan po yung buhay na nasa Panginoon because there is God's direction. Kapag meron God's direction, simula dito, mahirap, dito, papaginhawa na ng papaginhawa ng papaginhawa. Tuloy, 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 tuloy. Hindi ka bumabalik sa dati. Amen. Because our God is a God of promotion. Our God is not God of demotion. So if you trust God, if you obey God, if you follow His direction, you will become successful in your life. Are you excited for that? Ang tagumpay, hindi yan ibibigay ng mundo. Ang tagumpay, ibibigay ni Lord. Kaya kung sinong pinakamasayang tao dito, isa sa pinakamasayang tao dito, walang iba kundi si Karen. Honeymoon nila kagabi. Gusto na nilang umuwi kagad. Kasi daw po, Linggo bukas. Sounds holy. Sabi ko sa kanya, bro, di ba buhat nung mag-encounter ka, hanggang ngayon, hindi na kayo nagsiping? Sabi niya, opo, pastor. So ngayon, ito na ang pagkakataon. Sabi ko sa kanya, don't miss it. Give your the best. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Ang worship natin, 5 o'clock. Makakahabol pa kayo. Because God wants intimacy. God honors relationship. Kasi si Lord ang nag-aayos. Kailanman si Lord hindi nagsisira. Kaya pakisabi sa katabi, huwag kang magsisira. Si Lord laging nagbubuo. Ang hirap na para kang okay. Kaya mo magpretend na okay ka. Kaya mo magpretend na kaya mo mabuhay na wala ang Diyos. But there is emptiness. There is sadness, there is fear. Kaya sa paglalakbay natin towards our direction, hindi tayo certain. Hindi tayo sigurado. Kaya dapat maintindihan natin in intimacy with the Lord, there is direction. Are you ready for God's direction in your life? So yan po yung bagay na iniaalok sa atin ng Panginoon.
At yung direction na yan, bawat isa sa atin makakarating sa dulo. Pero habang tayo nagsimula sa hindi maayos because we are separated from God, nakipag-reconcile tayo kay Lord. Pero habang sumusunod tayo sa Panginoon, may mga magandang bagay na nangyayari sa atin. Tinutulungan tayo ng Panginoon, ginagabayan tayo ng Panginoon, inaayos ng lahat para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, God is good and God is good for me. Ay, parang ayaw nyo. Sabi mo, God is good for me. God is so good to me. No, yan mga kasama, napakabuti ng Diyos sa'yo. Dapat ini-enjoy mo yan. Dapat nakangiti ka palagi. Dapat masaya ka palagi. Ano man ang sitwasyon mo, sasamahan ka ng Panginoon. So this is God's direction. Ang gusto ng Panginoon, habang naglalakbay ka, masaya kang kasama siya. Come on! Sino dito yung masayang-masaya ka every day of your life with the Lord? Nakikipagrelasyon ka sa asawa mo, nakikipagrelasyon ka sa anak mo, nasa trabaho ka, lagi kang masaya, lagi kang excited because God is with you. You are living according to God's direction in your life. So every day, you follow God. Every day, you obey God towards the direction that God intended us to follow. Pakisabi sa katabi, sunod ng sunod. Sino dito excited sa presence ni Lord? Third thing, in the presence of the Lord, there is provision. Are you excited for provision? So what is the provision? The provision is, sabi ni Lord, when you pray, I will listen. Uulitin ko ulit. The provision there, when you pray, God will listen. So kung ano man ang ipapanalangin mo, kung ano man ang kailangan mo, kung ano man ang hihingin mo, ibibigay ni Lord. Are you excited for God's provision in your life? Ang mundong ito, tandaan niyong mabuti, bago ka pa mag-exist, may hangin na nakalaan para sa'yo. May beach na nakalaan para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, enjoy mo yon. May pagkain na inilaan para sa'yo. May isda na, may karni na, lahat ng bagay, i-enjoy mo. Sabi mo sa katabi mo, yung mga wala ka, ipag-pray mo. Sino dito excited ka, ipag-pray mo yung mga bagay na wala ka? Ang Diyos, napakayaman, Kanya ang lahat ng bagay. Kaya kung wala kang asawa, mag-pray ka na mapapangasawa mo. Sino yung mga wala pang asawa? Taas ang kamay, mga walang asawa. Now, pwede ba tumayo yung mga walang asawa, yung mga single na walang asawa, yung ready, ready na, yung ready na, yung ready na, ready, ready, come on, come on. Yung ready na mag-asawa, pero single pa rin. Yung ready na mag-asawa, yung ready na, ready, ready, come on, come on, come on, ready, 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 ready mag-asawa, ready mag-asawa, ready mag-asawa. So may the Lord bless your heart. May the Lord provide a godly woman for you. A godly man for you. So just pray, Lord, I want to honor you in my relationship. Because relationship for God is noble. Relationship to God is holy. Sa mga tumayo po ngayon, just receive in your spirit and you will have it. You will have it. Sa mga susunod na panahon, kayo naman na ikakasal, just receive in your spirit. Receive in your spirit. Receive in your spirit. Pwede na kayo umupo. Thank you so much. Thank you so much. Palakpakan natin yung mga matatapang na to. Na handang sumunod sa provision ni Lord. Huwag kayong maghahanap. Humingi kayo kay Lord. Ang mundong ito, pepekein ka, dadayain ka, idideceive ka. Pero ang lagi niyong tatandaan, yung standard ni Lord. Pakisabi sa katabi, standard ni Lord. Yes, pwede kang ma-inlove, pwede kang makaramdam ng mga bagay na yan. Pero tanong dyan, kasama mo ba si Lord? You are not designed. You cannot live without God. Hindi ka pwedeng mabuhay na wala ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, in the presence of God, there is provision. So that's why we need to be a lover of God. Kasi hindi ka pababayaan ni Lord na magutom.
Hindi ka pababayaan ni Lord na wala. Hindi ka pababayaan ni Lord na kawawa. Anak ka kaya ni Lord at mahal na mahal ka niya. Come on! Sino dito yung excited ka? Nire-receive mo in your spirit right now. Sino dito yung mga walang bahay? Taas ang kamay. Walang bahay. Umuupa hanggang ngayon. Pwede ba tumayo kayo? Tayo. Mahalin mo lang si Lord. Mahalin mo lang si Lord. Sumunod ka lang ng todo kay Lord. Magkakabahay ka. Because our God is a provider. And He wants to establish your house. He wants to establish your home. Basta maging tapat ka lang kay Lord, magpo-provide siya para sa'yo. Maging tapat ka lang when it comes to resources, when it comes to finances, you need to be faithful. Itodo mo kay Lord, sumunod ka kay Lord, mga sinasabi ni Lord gawin mo. And I tell you, God will give you the desires of your heart. God will give you the desires of your heart. Tandaan niyo po, yung mga walang bahay, magkakaroon po kayo niyan. Unahin niyo lang si Lord. Unahin niyo lang si Lord. Unahin niyo lang si Lord. If you seek me and find me, if you seek me with all your heart, when you pray, I will listen. God say to you these things, seek me and find me. When you seek me and find me with all your heart, you will find me. And I will listen to you. So just receive in your spirit, magkakaroon ka ng bahay. Galing kay Lord, galing kay Lord, galing kay Lord, galing kay Lord. Galing kay Lord. Alam niyo po, as a sort of testimony, grabe po yung coaching na ginagawa namin kay Joanne. Sa dalawang Joanne. Joanne Melgarejo, Joanne Katubig. May mga ginagawa si Lord na iniirita tayo. At ang payo ko sa kanila, sabi ko, huwag kang gaganti ng masama. Sabi niya, Pastor, hindi nga po ako nagsasalita kahit na ano. Sabi ko, anak, baka hindi ka na nga nagsasalita, baka kung tumitingin ka naman, parang kang pumapatay. Sabi ko, anak, yung kapayapaan na mula sa Diyos. Basta alam mo tama, wala kang dapat i-depend. Alam mo kung ano yung totoo, wala kang dapat i-depend. God is our defender. Sabi ko, the fact na may ginagawa ngayon sa inyong na ganyan, hindi natin kontrolado yan. God is the one who is powerful and He is the one who is in control. Sabi ko, ipagpasa Diyos mo yan. Basta pag humarap ka sa mga nagre-reklamo, with love, yumingiti, hindi yung salubungang kilay, hindi nakasimangot, hindi yung parang palaban. Sabi ni John, ay, oo nga po pala. Sabi ko, kilala kasi kita. Tingin mo pa lang. Galaw mo pa lang. Alam kong palabang ka na. So, nung maintindihan niya yon, sabi niya, opo nga, Pastor, opo. Alam niyo ngayon, magkakabranch na ang MC Cat. Magkakabranch ang MC Cat. Yung malilipatan nila, meron na pong utensils, prepare ang lahat, may kwartong aircon, meron silang sariling chiller, may wifi. Ito pala, ito yun. Nandiyan lang po sa kabila. Binigay na sa kanila ang susi, wala pang down. To God be the glory. To God be the glory. Ang provision ni Lord nakadepende sa iyong attitude. Sa kabila pa ng mga bagay na nangyayari sa iyo, nagiging maka-Diyos ka, nagiging demonyo ka. Ganyan ka, ha? Gaganti ako. Tawa kay Joanne. Nung ma-realize ni Joanne, ganun po ba? Oo, damandama nga kita eh. Imagine mo, ako pa lang ang kausap mo, ha? Nalilisik na yung mata mo. Nagsasalubong na yung kilay mo. Eh, di lalo pa sa barangay. Sabi ko, ayusin mo yung mukha mo, sabi niya. So ngayon, may favor siya ni Lord. May provision ni Lord. Tapos nag-chat siya, Pastor, grabe si Lord. Well, hindi na natin kailangan paghirapan ng mga bagay. Basta sumunod ka lang sa Panginoon. Pakisabi sa katabi, may susunod pang branch. Under negotiation. No? Basta sumunod ka lang kay Lord, hindi ka magiging ape, hindi ka magiging kawawa. Ipaglalaban ka ng Diyos. Hindi ka magiging kawaawa. Magpo-provide talaga sa'yo si Lord. Sina-excited sa provision ni Lord.
Huwag yung mundo, huwag yung trabaho, huwag yung pangako ng mga tao, huwag. Sa mga nanay na nandito, mga tatay na nandito, huwag kayong ano yung... Sabi ng anak, pag nakagraduate lang po ako, makagraduate na makagraduate lang. Ako po ang mag-aahon sa inyo sa hirap. Eh mabigat, di nga nakagraduate eh. Estudyante pa lang, nag-asawa na eh. Kapag ka ganun mga pangako, mga kasama, huwag kayong didepende sa tao, mapuprustrate ka. Pag na-frustrate ka, manunumbat ka. Tama po ba, mga kapatid ko? Ang excited tayo, si Lord lang. So, may sabi sa katabi, si Lord lang. Sino dito excited ka na basta si Lord magpo-provide sa'yo? Ipo-provide ka ni Lord. So, because our God is a generous God. Sabi mo sa katabi mo, kanya ang lahat ng bagay, kaya kaya niyang ibigay. No, sino dito excited ka na bibigyan ka ni Lord? Because our God is a generous God. So you need to love the Lord. You need to love the Lord. Pakisabi, love the Lord. In His presence, there is what? Provision. Pansinin niyo po, yung mga tao sa panahon ni Jesus, wala pong pagkain, pero si Jesus nahabag sa kanila. Sabi ni Jesus, pakainin niyo to. Alam niyo, sabi ng mga disciple ni Jesus, hindi natin kayang pakainin yan. Kulang-kulang isang taong sweldo yan eh. Hindi natin kayang pakainin. Sabi ni Lord, ano yung meron dyan? So meron pong dalawang isda at limang tinapay. Pinakain po nila yung 5,000. Si Lord nagpo-provide. Pakisabi sa katabi, si Lord nagpo-provide. Kasi nagmamahal siya. Yung po mga taong yun, kumain po sila at busog na busog sila lahat. Eat all you can. Eat all you can. Tapos may natira pa pong 12 basket. Meron pa pong sharon ang mga disciple. Sabi ni Jesus sa kanila, ipunin nyo to, dalhin nyo to. Sabi mo sa katabi mo, grabe si Lord ka generous. Sino dito excited ka na meron kang generous God? Sabi mo sa katabi mo, kaya huwag kang kuripot. Huwag kang madamot. Generous tayo, amen? Kasi alam natin na we have a generous God. So pakisabi sa katabi, stay in His presence. Be a lover of God. No, kailangan talaga mahalin mo ang Panginoon. Mag-stay ka lang sa Kanya at merong gagawin sa iyo ang Panginoon. And then last and final, number 4, we need to stay in His presence because we love Him. We need to stay in His presence because in His presence, there is protection. In His presence, there is what? Protection. So mga kasama, sabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So our God is a protective God. Ayaw ng Panginoon na mapapahama ka. Pakisabi sa katabi, ayaw ng Diyos na mapapahama ka. Alam niyo po ba ang tao kaya napapahamak? Kasi ginugusto niyang mapahamak. As long as you stay in His presence, you are protected. No one can harm you. No one can hurt you. Basta nasa presence ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nasaktan. Kasi malayo ka. Tandaan niyo po mga kasama, napaka-importante ng bagay na ito because our God is a powerful God. Pakisabi sa katabi, our God is a powerful God. So all powerful po siya. We are safe and secure under His protection. So kaya mga kapatid, mag-stay ka lang doon. Puproteksyonan ka ng Panginoon. Kaya maging mapagmahal tayo sa Panginoon, maging masunurin tayo sa Panginoon, sundin lang natin ng sundin kung ano yung Kanyang sinasabi at may mangyayari sa atin. May mangyayari sa atin. Kahit na narinig ninyo, nakita ninyo sa social media, 2023 na nangyari. Sa'yo may mangyayari. Sabi mo sa katabi mo, may mangyayari sa'yo. Sino dito excited ka magpapabida si Lord sa'yo? Kasi may mangyayari sa'yo. Puproteksyonan ka ng Diyos. So God's protection is perfect. Alam mo, puproteksyonan sa'yo ng Diyos, puproteksyonan ng Diyos ang utak mo. Hindi ka mag-iisip na negatibo. Sino dito excited ka na puproteksyonan ni Lord ang utak mo? Sino dito yung madalas nag-iisip na negatibo? Taas ang kamay. Sabi mo sa katabi mo, God, protect my mind. No, sino dito excited? God will protect your mind. Sino naman dito yung nasaktan ka sa damdamin mo?
Yung ibinigay mo na lahat, pero pinaasa ka lang. Pinangakuan ka, pero hindi tinupad. Sabi niya, pautang naman. Babayaran ko rin sa'yo sa makalwa. Nagmakatlo na, makapat na, makasampu na, makasalibo na, wala pa rin. Sama ng loob mo. Sakit. Ang pinakamatinding makasakit sa'yo, yung mahal mo. Pero poproteksyon na ni Lord ang heart mo. Are you ready? Are you ready to receive that today? So, our God is a loving God. That's why ayaw niya na wounded ka. Ayaw niya sugutan ng puso mo kasi mahal ka niya. God will protect your heart. And then, God will protect your health. Sino dito excited ka? Ipoprotect ka ni Lord sa health mo. Sabi mo sa katabi mo, yung mga sakit, lalampas sa akin. No, sabi mo sa katabi mo, lalampas sa akin, hindi ako tatamaan. Come on, declare it, declare it. Parang walang conviction. Yung mga sakit, hindi ako tatamaan. Yun. Alam niyo po ba, mga kapatid ko, marami ako nakakausap, nakakasama, kumahatsing, umuubo. Kasama ko sila, pero thank me to God. Hindi ako nahahawa. Because my God is my protection. My God is my protection. Huwag niyo sabihin, gayahin niyo ako. Huwag, baka pag nilagnat kayo, inubo kayo, sabi kasi ni Pastor. Huwag, kanya-kanyang conviction yan. Kanya-kanyang conviction yan. Pakisabi sa katabi, magtiwala kay Lord. Our God is our protection. Amen. Sino dito masayang-masaya ka, poproteksyonan ka ng Diyos. At eto pa, poproteksyonan ng Diyos ang finances mo. Ang hirap nung kukunti na nga, ubus pa agad. Kasi walang protection. Sino dito yung, ang kailangan mo ng protection and provision ni Lord? Yung kukunti na, hindi ito mauubos, kundi yung kukunti, padadamihin. Hindi mo ma-enjoy yung mga bagay sa mundong ito. No. You can enjoy in God's presence. Pakisabi sa katabi, God's presence is enough. Sino dito yung masayang-masaya ka sa presensya ng Panginoon? Be a lover of God. Ang sabi ng Panginoon, ulitin ko ulit, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. This is the statement of a loving God. To those who are separated from God, spiritually speaking, yes, maybe nag-church ka, maybe umaating ka ng cell group, maybe nagpo-process ka, maybe nagbabasa ka ng Bible, but you are separated from the presence of God. God is telling you right now, come to me. Come to me right now. I will hear you. Just talk to me. Call to me right now. And ang sabi ng Panginoon, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So always remember that these people, itong mga taong ito, malayo sa Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon, makasama nila. Hindi ko alam kung ano nagpalayo sa iyo sa Diyos. Maaring lumayo ka dahilan sa emosyon. Maaring napalayo ka dahilan sa sitwasyon. Dahil sa pangangailangan, napalayo ka. Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero ang importante ngayon, pwede tayong bumalik sa Diyos. Be a lover of God. At alam niyo po ba, ang Panginoon kapag nagmahal, grabe yung pagmamahal ng Diyos, napakadami niyang espasyo para magpatawad, para umunawa. Alam niyo ang tao, pagka nagkamali ka sa tao, ang tagal lumimot ng tao, ang tagal magpatawad ng tao, pero ang Diyos, pag ang Diyos ang nagpatawad, todo magpatawad ang Panginoon. Ganon katindi ang Diyos. Kaya ang kailangan natin matutunan, maging mapagmahal tayo sa Diyos. Sino po dito yung masayang-masaya ka na nare-realize mo ang mga bagay na ito? Marami kang hinabol sa mundong ito. Hinabol mo ang relasyon, hinabol mo ang kasaganaan, ang katagumpayan, hinabol mo ang kayamanan, ang kasaganaan, pero napabayaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Just go back to God right now. Go back to God. Bumalik lang tayo sa Panginoon. O maaaring pati sa relasyon, napahamak tayo. Ang kailangan natin, makabalik tayo sa Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. At pwede bang tumayo tayo sa presence ng God right now?
God is calling you for a relationship. Tinatawag yun ng Panginoon sa isang relasyon. Mahal na mahal ka niya. At yung relasyon na yon, ikaw lang ang makarerespond, ikaw lang ang makatutugon. Kumbaga parang babaeng nililigawan ng lalaki o tinatanong na, will you marry me? Ikaw lang makakatugon yan. Kasi yung intimacy ng church, sabi doon sa Ephesians chapter 5, this is the mystery, this is the mystery between the church and Christ. The relationship of husband and wife. So mga kapatid, gusto kong maintindihan nyo ang gusto ng Panginoon, yung intimacy. Be a lover of God. Gusto kong tawagin si Pastora dito sa harapan. Be a lover of God. Maging mapagmahal tayo sa Diyos. There's no question about the love of God. Kaya lang ang malaking problema, minsan inaabuso natin yung pag-ibig ng Diyos. Magkaroon tayo ngayon ng reverent fear. Yung bang banal na pagkatakot na iingatan ko yung puso ng Diyos na huwag kong masaktan. Yung po yung iniingatan ko, natutunan ko sa salita ng Diyos, natutunan ko sa pagsunod sa salita ng Diyos. Habang ako'y nabubuhay, unti-unti ko po siyang kinikilala. Kinikilala ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko pa siya kilala. Napakahiwaga niya. Grabe ang pagkalalang sa kanya ng Diyos. She was suitable to me. And I am His man. Hindi ko pa siya kilala. Every day of my life, kinikilala ko siya. May maganda, merong hindi maganda, pero kinikilala ko siya araw-araw. And this is what God instructed me when it comes to relationship with her. Yung ayaw na ayaw ko nasasama yung loob niya. Ayaw na ayaw ko na magtatampo siya. Ayaw na ayaw ko na yung hindi, yung gusto niya, hindi ko maibigay. And that is the mystery. A profound mystery. This is all about Christ and the church. And I was so thankful to God for that lesson in life. Yes, I am not perfect. I am on a process. But I am a past learning person. Past learner ako. Madali akong matuto. Hindi ko pa siya kilala ng lubusan. Kinikilala ko pa siya. Sapagkat ganito, mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid, pag sinabi mong kilala mo na siya, tinuldukan mo na at hinusgaan mo na ang kanyang pagkatao. There is no room for development. There is no room for adjustment. Kasi kilala mo na siya. Napakahiwaga ng buhay ng tao. At ang buhay ng tao paglalakbay. At ang pinakamaganda sa lahat, mga kasama, habang buhay tayo, pwedeng magbago. Pwedeng magbago. Walang perpektong tao, pero merong perpektong pagmamahal na mula sa Diyos. So, ito yung relasyon na dinidevelop natin. Tayo yung church. Si Lord yung groom natin. Siya yung husband natin. So, we need to be a loving wife to the husband. No, mahalin natin ng gusto ang Panginoon. Magpasakop tayo. So, as we come to Him right now as a church, yung bang pusong nagmamahal, yung pusong nagrirespeto, yung pusong sumusunod, yung pusong nagpapasakop, puso ng asawang babae, puso ng church. And this is our prayer today, na yung puso ng isang asawang babae ang maging puso ng church right now. Be a lover of God. Hanapin natin palagi ang pag-ibig ng Panginoon. And let Pastora Tess lead us in prayer as a wife, as representative of the church. We are praying to the husband, which is Christ. Nagpe-pray tayo ngayon.
pray po tayo. Pwede bang kung nandyan yung iyong asawa, pwede bang tabihan mo siya o magkatabi kayo? Ang ganda nung sinabi ni Pastor, yung pagka tayo ay nasa presence ni Lord, andun yung protection, andun ang direction, andun ang provision. Totoo mangyayari yung mga bagay na yun kung as a church or as a family, tayo sa ating pamilya, nandun yung pagtugon natin sa tamang tamang reaction o tamang anong tawag dito dab sidiho ba tayo bilang family, may sarili-sarili tayong dapat gampanin. Ang nanay hindi pwedeng maging tatay, ang tatay hindi pwedeng maging nanay, ang anak hindi pwedeng maging magulang. So kapag ang function natin, hindi natin nagagawa ng tama, merong kaguluhan sa pamilya, merong kakulangan sa finances. Kaya nagtataka tayo, bakit yung iba binebless, bakit kami hindi? Ang sipag naman namin. Kasi merong problema sa function. So as a church, we are family here. Gusto natin na yung church na babalikan ng ating Panginoon ay nagsusumikap na magawa yung function natin bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Pwede bang mag-pray po tayo? As the Holy Spirit na Lord, gampanan ko yung function ko as a member of the family. Lord, tulungan mo ko na maikorek ko upang, Lord, maranasan namin, ang buong pamilya namin, yung protection, yung provision, yung right direction ng aming family. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po sa iyong word. Tunay, Lord, na kami, kung kami ay magpapasakop sa iyo, kung kami ay tatawag sa iyo, Panginoon, Lord, tutugunin mo ang bawat panalangin ng bawat isa. Panginoon, pagpalain mo po kami, magampanan po namin ang aming function ng tama upang, Lord, ang iyong church, O God, makita, Panginoon, namin yung hiwaga ng relasyon ng bawat isa, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang nais po namin, maranasan namin araw-araw ang presence mo, God. Ang presence mo, Lord, manahan sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya, Panginoon, upang maranasan namin ang protection, ang provision, ang direction, Panginoon, at ang finances namin, O God. Naniniwala kami, Lord, you will provide all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Kaya, Lord, patuloy na ikaw ang kilalani naming Diyos sa aming mga tahanan. At lalo tigit, Panginoon, sa iyong church na ito, ikaw lamang ang mataas, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Bigyan natin ang the best clap si Lord. Our God is a God of relationship. Hindi po siya nagtayo ng reliyon. Come on, bigyan natin ang the best clap as if we receive what we ask. You are blessed. You are highly favored. You will have intimacy with your relationship with God. And we are sure na kapag ka nanalangin ka, titinggin ni Lord. Sapagkat ang puso mo nasa Panginoon. Ang Panginoon gusto niya yung relasyon. Kaya kung sino man po dito, nandito ka ngayon for the very first time, second time, pero ngayon mo lang itong gagawin, ang tawag po dito, public acceptance. Hindi mo ikakahiya na tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos, kasi na-realize natin na tayo yung makasalanan. Sapagkat hindi tayo mabubuhay talaga nang wala ang Diyos, pero sinubukan natin mabuhay na wala ang Diyos. Kaya tayo napahamak, kaya tayo nasaktan. Pero ang gusto ng Panginoon, makabalik tayo sa relasyon natin sa Kanya. That's why, sa mga nakakagawa ng mali, may mga deception, ang sabi, hindi ako karapat-dapat. Pero, lagi niyong tatandaan, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasalanang nagawa natin. Ganon katinding magmahal ang Panginoon. There is a space for forgiveness. There is a space for understanding. There is a space for acceptance sa love ni Lord. Kaya in Romans chapter 5, verse 6, Romans chapter 5, verse 8, sabi ng word, but God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us.
My friends, kung ikaw man itong taong ito na pakiramdam mo makasalanan ka, huwag kang mag-isip na sa kakasusunod sa Panginoon kapag ka maayos ka na. Hinding-hindi ka magiging maayos hanggat wala ka kay Lord. Si Lord ang ating maker. Siya yung ating, kumbaga sa cellphone, yung nagpabricate ng Samsung, si Samsung. Samsung cellphone. Yung iPhone, si Apple. Tayo mga tao, ang maker natin si Lord. Si Samsung, hindi siya pwedeng magpagawa kay Apple. At si Apple, hindi siya pwedeng magpagawa kay Samsung. Because they have different maker. So let us come to God right now. Kung sino man po sa atin dito ang gusto mong tanggapin ng Panginoon, magpaayos sa Kanya, mahal na mahal ka ng Diyos, aayusin ka ng Diyos. Mag-aanyaya po ako na lumapit kayo dito sa harapan, bibilang po ako ng tatlo sa mga gustong tumanggap sa Panginoon. One, patatawarin ng Diyos ang iyong kasalanan. Two, gagawin Kanyang anak. And three, ikaw ay magiging Kanyang tagapagmana dito sa lupa, ganun din sa langit na bayan. God is preparing something great for your life. Please come. Lapit po kayo dito. Lapit. Please come. Woo! Bigyan natin ng the best club si Lord. He is the best God. Now is the time of salvation. Now is the time of restoration. Now is the time of redemption. Congratulations sa inyo. Congratulations po sa inyo. Hindi humadali yung ginawa ninyo. Sino po dito yung aamin ka na nakapag-isip ka ng masama? Nakapagsalita ng masama, nakagawa ng masama. Sino po yung nakagawa ng ganun? Congratulations. At yun po yung naging dahilan ng kamatayan ni Kristo. Namatay si Kristo dahil sa ginawa nating masama. Kasalanan, napalayo tayo sa Kanya. Pero ngayon po yung ginawa ninyong ito, namatay si Kristo para sa atin, nabuhay siya muli pagkatapos ng tatlong araw, bibigyan niya po kayo ng pagkakataon na mabuhay ng panibagong buhay na ang Diyos ang kasama. Dalawang bagay po ang gagawin natin ngayon. Ito po ba kusang loob niyong ginawa? Itong paglapit ninyo? Kusang loob niyong ginawa? Kusang loob niyo? Congratulations po. Kasi ang relasyon, hindi pwedeng pilitan. Mahal tayo ng Panginoon, tinanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya po kayo nandito ngayon sa harapan nito. So ililid ko po kayo ng dalawang prayer. Unang prayer, prayer of repentance o panalangin ng pagsisisi. Pagsisihan natin ang lahat na nagawa nating mali at kasalanan na naging dahilan ng kamatayan ni Kristo. At tanggapin natin si Kristo. Pangalawang bagay, tanggapin si Kristo sa buhay natin. Handa niyo po bang gawin yon, mga kapatid? Handa niyo pong gawin? Pwede po ba na mag-request sa inyo? Kumari po, itaas ninyo ang inyong kamay. Ipikit ang inyong mata. Kumari po, dalawang kamay. Tapos sumunod po kayo sa akin sa panalangin. Sumunod kayo sa akin. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ito. At tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng kaluluwa ko. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong pagtanggap. Ako na lang po ang mananalangin. Raining Light Family, pwede bang paka-extend natin ang ating mga kamay? Libu-libong anghel ang nagkakatuwa sa langit. Mga kapatid, ibabaan nyo na po yung inyong mga kamay yung nandito sa harapan. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na ito na ngayon po ay nakipagrelasyon sa iyo. Pagpalain mo po sila, lumago sila sa kanilang relasyon sa iyo, mamunga po sila at magawa nila kung ano yung gusto mong magawa nila. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Congratulations po. Ngayong ginawa po ninyo yung pagbukal sa puso po ninyo yan, seryoso kayo dyan, may nangyari po sa inyo ngayon. Number one na nangyari sa inyo, pinatawad ng Diyos ang inyong kasalanan. Hindi na makasalanan ang tingin sa inyo ng Diyos, kundi ikaw ay Kanyang anak na minamahal. So pwede na ho kayong magsimula ng inyong bagong buhay, hindi sa kasalanan, tapos na po yun, magsimula ng bagong buhay na ang Diyos ang kasama. So, yan po yung binibigay sa inyo ng pagkakataon ng Panginoon. Pinatawad ng Diyos ang inyong kasalanan. Pangalawa po, ang inyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kaya po tayo,
narito sa lupa, mamamayan po tayo ng Pilipinas, temporary lang po tayo dito, mamamatay tayo lahat dito, pero may langit na bayan na pupuntahan tayo pagkatapos ng kamatayan natin dito. Kaya congratulations po sa inyo. At ngayon po, hindi lang po kayo pinatawad sa inyong kasalanan, hindi lang po nakasulat ang pangalan ninyo sa Aklat ng Buhay sa Langit, meron na po kayong dalawang pamilya. Ang unang pamilya, yung biological or physical family. Nandun ang asawa, ang nanay, ang tatay, ang anak, ang mga kapatid. Naandoon, mga magulang. Naandoon lahat sila. Pero walang perpektong pamilya. Lahat ng pamilya may problema. Kasi walang perpektong tao. Di ba, Paul? Ikaw may pangangailangan ka, di ba? Meron kayong pinagdadaanan sa buhay, sa pamilya. So may mga bagay na nahihirapan ang ating kalooban. So kahit bata pa lang, may pinagdadaanan na. Alam nyo, minsan, yung mga magugulo sa mundo ngayon, bigla sila na lang yung parang nagsusuicide. Hindi mo alam kung ano ang buhay. Kaya mapalad kayo, Paul. Mapalad kayo, mga bata kayo. Kung seryoso kayo na tinanggap ninyo ang Panginoon, may magandang mangyayari sa buhay ninyo. Because you are in the right place. You are in the right place. Ito yung pagkakataon ninyo para maging maayos ang lahat. No? So, dalawang klaseng pamilya ang meron kayo. Ang biological family at ang second po, yung reigning light family. Nandito po yung reigning light family. Pwede ho bang umarap kayo sa kanila? Sila po yung pamilya, sila po yung mga nag-invite sa inyo. Sila po yung inyong hindi lang biological family, kundi spiritual family. Pwede po ba sa pagdaan nila sa inyo, pwede bang kamayan natin sila? Pwede makabalik na kayo sa inyong upuan. Thank you so much. Kamayan po natin. Magandang gabi po. Pwede po muna tayong umupo. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Kuya Aldrin Papa, isa po sa servant leaders ng Reigning Light. Matthew 6, 19 to 21. Don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. And still, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Okay, so sindi dito yung sabi ni Pastor kanina, ano eh? Lover of God na. Okay, sino dito yung lover of God? Woohoo! Mahina! Lover of God! Subukan natin. Okay, lahat tayo, meron tayong passion, meron tayong bagay na gusto nating gawin. Sino dito yung ano, yung merong motor, yung merong gold bolts, yung merong Jordan shoes, o ano ba yun, yung light sticks, di ba? Yung ano ba yun tawag doon? Yung mga bagay na pinagkakagastosan natin. Tama ba? Kasi nandun yung passion natin. Now, hindi ko sinasabing masama yun, ha. Ang sinasabi ko lang, dapat mas mahal natin sa Lord kaysa sa mga bagay na yun. Now, sabi rin ni Pastor kanina, walang hindi kakayaning ibigay kapag nagmamahal. Konting background lang po. No? Ako po, kasama po ako sa Butuan nung last July, huling batch. Bago pa po ako pumunta ron, wala na pong issue sa akin yung giving. Wala no question na sa akin yung pag-honor sa Lord when it comes to finances. Kasi alam ko, ang pagbibigay ay pagmamahal. Yun nga, yung tipong nagbibigay ka, pero hindi ka, satisfied ka. Kasi satisfied yung purpose mo kung bakit ka nagbibigay. Now, nung nadun ako sa Butuan, yun nga, wala namang issue sa akin yung pagbibigay. But guess what? After that, eto po ha, yung 3 months worth ng naibigay ko sa Lord, 3 months lang po ha, higit pa yun sa naibigay ko
ng buong nakaraang taon. Ah, hindi nila nag-gets. Ganito po, yung usually kong naibibigay for a year is nahigitan ko pa in a matter of 3 months. Ganun po kalupit si Lord. Now, hindi po yung ano eh, hindi po yung himala dun yung nadoble or higit pa sa doble yung sinahod ko. Alam niyo yung milagrong naranasan ko personally is yung hindi ako naging lover of money despite of that. Kasi andali ng, alam mo yung desire ko lang dati na to honor my leaders. Tapos yung ngayon, pagka humiling yung mama ng mga papa, hindi na siya hirap ngayon. At the same time, sa mga shoutout sa mga CEOs dyan na, alam mo yun, ang sarap din i-honor kayo. Now, sabi dito sa may verse, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. So kung nasan pala yung kayamanan mo, nandun ang puso mo. So sino dito yung ano, yung kayamanan mo, ilalagay mo dun sa heaven. Treasures in heaven. Kasi alam mo doon, hindi mananakaw, hindi masisira, hindi mawawala. Sa madaling salita, nag-i-invest ka. And then, pagdating natin doon, siyempre, meron tayong ipon. And gaya nung sabi ko kanina, nung time na ako yung nagbibigay sa Lord, ito talaga yung matinding, isa sa matinding misteryo eh. Bakit kung kailan ka nagbigay? Di ba, normally, sa pagsatao tayo nagbibigay, pag nabibigay tayo, parang may something na parang may nawala sa'yo. Tama ba? Nararanasan yun. Pero, it never happened whenever I give to God. Kabaligtaran pa kayong nangyayari, kabaligtaran pa. Kasi, nasasatisfy ka. Alam mo yung nawalan ka. Actually, hindi ka naman nawalan kasi nga iniipon mo sa langit. Pero, nasatisfied ka. Sino dito yung nararanasan mo yun? And alam ko, hindi na magiging challenge sa atin yun. I want us to have that heart na I want to give because I am a lover of God. I am not a lover of money. I am a lover of God. Sino dito? I am a lover of God! Okay, so this is not about the amount. This is about your heart. Now, if you're ready, pwede ba tumayo tayo lahat? And let's prepare yung ibibigay natin sa Panginoon. And I know, alam ko itong ibibigay mo na to, higit pa to sa kaya mo eh. Kasi pagmahal, may sakripisyo, may pagmamahal, merong galing sa puso, galing sa'yo, galing sa pagkatao mo. Kasi you are giving not just, hindi yung, alam mo, hindi lang naman pera yun eh. Sakripisyo yun. Kasi nga, nagbibigay ka. And again, hindi ito about sa church. Hindi ito pera-pera. This is about how we love God. God, I want to honor you in my finances. God, I want to honor you kung ano yung ibinibigay mo sa akin. And I'm more than willing to give back kung ano man yung bagay na makakaglorify sa pangalan mo. So can we pray? Father God in heaven, we thank you, we honor you, we worship you sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin, Panginoon. Lord, we are thankful sa lahat ng na-receive namin, Panginoon, lalo na sa ngayong gabi, for all the words that we received through our pastor, God. Ite-treasure namin yun sa puso namin. And higit sa lahat, Panginoon, yung treasure na natagpuan namin ngayon, God, itatago namin to. And Lord, in return, Lord, we want to honor you sa aming finances. Gusto ka naming, Panginoon, parangalan. Gusto naming patunayan yung pagmamahal namin sa'yo. Na mas higit yung mahal ka namin kaysa sa mga bagay na binibigay mo sa amin, Panginoon. Ganun ka sa buhay namin. And matagpuan mo kami na faithful. Matagpuan mo kami na nagtitiwala. Ito ay tanda ng pagtitiwala namin, Panginoon, na hindi kami nawalan because, Lord, we are satisfied. And you find us na more trusting sa'yo, Panginoon, dahil nagmamahal lang kami sa'yo. God, salamat. Nagpapakaanak kami at nagmamahal sa'yo. And ibibigay namin yung nararapat sa'yo. And this we pray in Jesus' name. Come on, let's give.